Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanan ng impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay ituturo ko sa inyo ang paggawa ng natural at effective fertilizer mula po sa ipil-ipil. Ang ipil-ipil po ay nagtataglay ng NPK, complete fertilizer. Ano? Ito po ay nitrogen, phosphorus at potassium. Nagtataglay din po siya ng magnesium, iron at calcium. Nang sa ganun po ay magandang bumulas, lumaki ng maganda, matataba yung ating mga tanim na mga halaman. Halipo kayo, samahan niyo ko. Gagawa po tayo ng natural fertilizer mula po sa ipil-ipil. Ito po yung halamang ipil-ipil, ano? Kukuha po tayo ng kanyang daon at ang kanyang bunga para gawin po nating fertilizer. So, ito po ano, yung ipil-ipil leaves, bunga at tangkay na ating kinuha sa ipil-ipil tree. Yan ang mga na-separate ko ano mula doon sa kanyang tangkay. Ngayon no, ay i-blend natin ngayon ito. Tubigan lang po natin ngayon itong ating ipil-ipil leaves na nilagyan natin sa ating blender para po madurog siya. No? So ito po yung tubig na ating gagamitin. Pagkagiling po, ilagay po natin sa ating 1 liter na bote. No? Ano po yung amoy niya, no? Sariwang-sariwa. Panyo po ngayon, huwag nyo pong pakatakpan ano? Kapag nilagay nyo po yung takip, huwag pong todong nakaigpit. Ano? Dapat po may siwang pa rin siya. Nang sa ganun, hindi po mag lumaki itong bote ano? dahil ipe-ferment po natin ito ng 3 days. Ano? So after 3 days po ng fermentation, ay pwede na po yung i-apply sa ating mga tanim na halaman. Pagkagawa po ninyo ay lagyan nyo po ng date ano, at anong klaseng fertilizer yan. So lagyan po natin ng pangalan ngayon, label, ipil-ipil fertilizer. Basta gumagawa po kayo ng mga fertilizer, insecticide, be sure po lagi nyo yung lagyan ng label at date.
So ito po yung ating bagong gawa, ano? Ipil-ipil fertilizer, taka po yung date kung kailan nyo po siyang ginawa. Meron po ako dito na nagawa pa nung isang araw, ano? Ito, ipil-ipil fertilizer din po yan. Na-ferment na po ito ng 3 days. Ito po yung bagong gawa. So ngayon po ay actual application po tayo, ano? Sa ating tanim na grapes. Makikita niyo po sa background, ano? Ang dami na pong bunga nitong grapes ko ito. Maliit pa lang pero may mabunga na dahil po sa ating technology na ipil-ipil fertilizer. Kahit anong pong uri ng alaman ay pwede po itong ipil-ipil fertilizer, ano? Lalo na po sa mga green leafy vegetables, lettuce, pechay, mustasa, ano? At yung mga fruit trees gaya po ng mangga, santol, guyabano, papaya, pwede po itong ipil-ipil fertilizer. So, yun po, ano? Napakaganda po ng ating tanim na grapes at dami po niyang bunga. Kahit maliit pa lang po, hindi pa gano'ng kalakihan, pero may mga bunga na po yung ating tanim na grapes because of ipil-ipil fertilizer. Bukod po sa sariwang dao na ating ginrain kanina, pwede rin pong patuyuin yung dao ng ipil-ipil. Kapag po tuyo na po yan, ay pwede pong yalo sa inyong lupa, ano? Na pagtataniman ng halaman. Bukod po sa halaman ay napaka ganda rin po, napakarami pong benefits din sa tao ng ipil-ipil. May mga mataas po yung kanyang macronutrients, ano, para naman po sa mga halaman. Ito naman pong bunga ng ipil-ipil, ano, sa tao, sabi ko nga po, napaka-healthy rin, ano. Nagtataglay po ito ng antioxidant, flavonoids at tannins. Kung mismong buto nito pong ipil-ipil, ano, kinakain po yan. Yung iba po ay dinidikdik, pinopulburize. Ang iba po ay ginagawang kape. Ito pong mga bunga ng ipil-ipil. Ginagamit din pong pampurga. Ito pong bunga ng ipil-ipil. Ginagamit din po itong mouthwash, ano, tuwing umaga, magmumumog ka po nito. Kung yung iba po yung may bad breath, ano? So, yun po yung gamit ng ipil-ipil mula po sa halaman at sa tao. Napakasimple pong itanim ng ipil-ipil. Kapag po tininim mo, alos hindi mo siya inaalagaan, ano? Mula po sa halaman, isa sang alaman, pero kailangan din siya ng kapwa alaman, no? Sa tao ay napakadami niyang taglay na health benefits. So sana po ay muli ako nakapag-share ngayong araw na ito kaugnay po ng ipil-ipil bilang effective fertilizer. So magtanim na rin po kayo ng ipil-ipil. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating program. Shoutout kay Kuya Caloy Surface Interval ni Carlo Mateo, Sigaw ng Marino ni Joey Dison, Rudy Bacolod watching from Toronto, Canada, Donna Jane Dumangkas watching from Hong Kong, Royce Allen Montiel, Mirna Tayaw at Asrella Carino, Alex Eraso, Motoblocker, Immaculada Subiri watching from San Jose del Monte, Bulacan, Aileen Alimotod, Gaas TV at Arthur Funay watching from Cebu City. So sana po ay muli ako pong nakapag-share sa inyo ng kaalaman at impormasyon kaugnay ng ipil-ipil bilang isang natural at complete fertilizer sa ating mga halaman. Kung may natutunan po kayo sa aking video ito, ay ishare nyo po sa inyong mga kaibigan itong ating tutorial na ito. Nang sa ganun, ay marami po tayong matulungan maabot na ating mga kababayan. Yung mga gusto naman pong mapalawak pa ang kanilang kaalaman kaugnay ng urban gardening, urban farming, natural at organic farming, ay iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show, TV program. Ito po'y Masaganang Buhay.
Umi-ere po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH Signal TV, Channel 1 ng TV5. Yung hindi po makakapanood sa umaga, may replay po ito sa hapon, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At siyempre po, meron po akong column sa nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa. Ito po yung Pilipino Star ngayon. Mababasa niyo po yung aking column tuwing araw ng Martes. Isinusulat ko po rito, itinatalakay ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips sa pag-aalaman. At siyempre po, dito sa ating YouTube channel, yung mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Like, share, click the bell button ng sa ganun kapag may mga bago akong video upload, video tutorial, ay ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe. God bless us all.